Hello guys! Welcome back to EXO Chris Official TV. So ngayon, meron tayong bagong topic. Ang topic natin ngayon ay isang isda na kilala sa kanilang bad reputation dahil sa mga napapanood natin sa mga pelikula at sa TV, and siguro dahil sa kanilang mga behavior. So sabay-sabay natin kilalanin ang mga piranhas. So siguro naman kilala mo na sila dahil nga kadalasan nagiging topic sila ng mga balita or mga movie. Pero mas laliman natin ang pagkakakilala sa kanila. So simulan na natin sa kanilang appearance. Ang mga piranha ay mga round body, large head, and bulldog-like face. Sila ay mayroong kamukha na espesye ng isda na tinatawag na paku. Ang kadalasang pagkakaiba ng pako at ang piranha ay makikita mo sa kanilang mga bibig at sa kanilang mga ngipin. Ang mga piranha ay mayroong triangle shape ng ngipin na ginagamit nila sa pag-tear up ng kanilang mga prey. Samantala naman, ang mga paku ay mayroong mga ngipin na halos kaling tulad ng mga ngipin ng tao. Ang mga piranha ay kayang lumaki between 8 inches hanggang 15 inches. Sila ay makikita mong lumalangoy kasama ang kanilang grupo na tinatawag na shoal. Ang shoal ay hindi bababa sa 20 piranhas. Bagaman sinasabi nila na kaya nagsushoal ang mga piranha kasi gusto nilang umatake. Pero ang totoo, ginagawa nila ito para makaiwas sa mga predator and maging protection na rin nila sa mga ito. May humigit kumulang na 60 species ng piranha, pero iilan lang sa kanila ang kilalang talagang umaatake sa mga tao. Merong iba't ibang kulay ang mga piranha katulad ng yellow, gray, blue, red, and black. Ang pinaka-common na species ng piranha ay ang red-bellied piranha na nakuha ang kanyang pangalan dahil sa kanyang mapulang tiyan. And ang isa pang common species ng piranha ay ang black piranha. Ang ideya ng pag-aatake ng mga piranha sa human ay kadalasang kwentong bayan lamang. Ang pag-atake nila sa human ay napakadalang at kung minsan exaggerated. Ang mga native people sa Amazon rainforest ay lumalangoy sa ilog na kasama sila. Nangangagat nga lamang ang mga piranha kapag sila ay nakakaramdam ng takot at kung meron silang pinoprotektahan na itlog sa kanilang lugar. Ang mga black piranhas at red-bellied piranhas naman ang pinaniniwala ang most aggressive species na sila lamang ang dangerous to humans. Bagaman kilala natin ang mga piranha na kumakain ng karne, sila talaga ay mga omnivores. Ibig sabihin, kinakain nila ang karne at ang mga halaman. Kadalasan, kinakain nila ang mga maliliit na isda, suso, insekto at iba't ibang klase ng mga halamang tubig. And minsan, kumakain din sila ng mga maliit na mammal and birds na nahuhulog sa tubig katulad ng mga maliliit na unggoy at mga daga. Sila din ay mga opportunistic carnivores. It means, kung meron silang makitang easy meal na karne, ay kanilang kinakain. May mga pelikula na nagpapakita na mga piranha ay nakatira sa dagat. Pero ito ay hindi totoo, dahil ang mga piranha ay mga freshwater fish. Sila ay makikita mo sa Amazon Basin, sa Orinoco River, at east of Indies Mountain na matatagpuan sa South America. Sila ay nakatira sa mga lakes, tributaries, wetlands, and creeks. Minsan, makikita mo rin sila sa mga flooded forests. Ang mga piranha ay gustong-gusto mo yung mga flash flowing water. At meron silang tolerance sa iba't ibang klase ng tubig, katulad ng white water, black water, and clear water rivers. Ang gustong temperatura naman ng mga piranha ay from 24 degrees hanggang 30 degrees Celsius.
Ang pinakamapapansin mong katangian ng isang piranha ay ang kanilang napakatanim na ngipin. Ito ay hugis triangle na ginagamit nila sa pagpuncture at pagtitir ng kanilang mga prey. Habang nabubuhay ang mga piranha, ang kanilang mga ngipin ay continuous na nagbabago. Ito ay napapalitan every 100 days. Ang maliit na piranha na mayroong sukat na 6 inches ay meron na kaagad ngipin na umaabot ng 1/6 inch long. Ang predator naman ng mga piranha ay mga malalaking predatory fish. Kasama na rin dito ang kanilang mga sarili. Sila rin ay kinakain ng mga herons, caimans, water snake, turtles at maging mga tao. Ang mga malalaking piranha ay minsan kumakain ng kanilang mga maliliit na supli. Kung inaakala mo na sa Amazon ka lang makakita ng piranha, nagkakamali ka. Makikita mo na rin sila sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa mga nag-aalaga sa kanila sa mga aquariums. Napaka-aggressive ng piranha kaya nag-iingat ang mga owner nito sa kanilang razor sharp teeth. Dito sa Pilipinas, pinagbabawal lang mag-alaga ng piranha dahil malaking banda ito sa ating mga native species. And pwede nitong ubusin ang mga isda na sa Pilipinas mo lang makikita. Ito ay medyo mahirap alagaan at kailangan hindi ito marilis sa mga local waters para hindi makapaminsala. Ang pag-aalaga nito ay kailangan ng malaking knowledge, skill, and commitment dahil ang mga piranha ay mga aggressive fishes. Sila ay mayroong matatalas na pang-amoy na kaya makapag-detect ng single drop of blood sa 200 liters ng tubig. Sila rin ay mayroong matatalas na pakiramdam na kayang makapag-detect ng mga splashes, noise, at dugo. Nagko-communicate ang mga piranha gamit ang barking. Sila ay mayroong 3 distinctive sound. Each sound is made of for a different situation. Ang salitang piranha ay mayroong Brazilian meaning na toothfish. And minsan, tinatawag din silang piranha in Spanish. Ang bad reputation ng mga piranha ay dahil kay President Theodore Roosevelt. Nag-travel siya sa South America at nakakita siya ng iba-ibang klase ng species ng piranha. Pero hindi niya naipaliwanag ang bawat isa. Pinag-aaralan na ng mga scientist sa mga piranha since the 16th century. Pero nakagain lang sila ng popularity dahil sa dilabas na talk ni Roosevelt. Bagaman 16th century lang sila na pag-aralan, sila ay nabuhay na sa South America for the million years. Marami na fossil ang natagpuan na nagpapatunay na mga piranha ay nabuhay 25 million years ago. Meron na ding natagpuan ang piranha sa China at Britain. Ito ay dahil sa mga pit keeper na hindi nang kayang alagaan ang mga malalaking klase ng piranha. At aksidente nila itong napapakawalan sa mga ilog at lawa. Pinapaniwalaan na kaya mag-rip apart ng isang human being ang mga piranha. Pero kailangan mo ng 300 to 500 piranhas para magawa ito. So nakilala natin ngayon ang mga piranha.
Huwag natin silang katakutan, bagkus kailangan natin silang protektahan dahil unti-unti na rin silang nauubos sa kanilang mga habitat. Hanggang dito na lang muna at see you sa next video ko. Thank you so much!